Hi guys, today nga ipapakita natin kung paano natin gagawing 1-2 yung ating 1,000. Pero syempre dahil Linggo, simulan natin yung araw natin sa paglalaban ng ating mga damit mampasok, tsaka pambahay na rin. Medyo naipon lang sila kasi nga nag-uulan nung past 2 weeks. Pero yan, habang naglalaba at naghihintay matapos yung ibang ating nakasalang na damit, linisin natin yung ating mga kalat sa ating kwarto. Ayan, puro tissue yan guys. Syempre, alam niyo na ako na pinagamitan ng tissue. Ayan, tapon tayo basura. Nga pala, huwag niyong gagayahin to ha. Para lang to sa mga binata at mga walang jowa. Charis! Ang plano nga natin ay magbebenta tayo ng mga chicharon o kung ano mang chicherya doon sa trabaho natin, kasi pagka minsan medyo mahirap bumili ng mga chicha at naghahanap yung mga tao. Yan, kain muna tayo mga kapatid kasi medyo tayo nagutom sa paglilinis at paglalaba. Diabetic tayo oatmeal lang muna bawal tayo sa kanin. Hindi to sponsored mga kapatid ha. Anyway, sa 1,000 pala natin, makakabili tayo ng mga siguro 6-8 chicharon. Yung 6-8 na yun, maititinda natin yun sa ating mga katrabaho. Tapos, tansya ko kikita tayo ng 200 kasi last 2 weeks, ginawa ko na to. Yung 2,000 ko, tumubo ako ng 800. Kaya ayun, papaikutin natin yung pera. Instead na nakatago, gamitin nating puhunan para tayo matutong magtinda o magbenta. At heto na nga yung 1,000 na gagamitin nating puhunan para tayo ay kumita ng at least 200. Tayo ay maliligo lang tapos gagayak na tayo. Ang pupuntahan nga pala natin guys ay yung SMR dito sa Kainta. Oh, pogi daw. Ayan, gamit yung motor natin para medyo tipid sa pamasahe. Dito nga pala sa SMR mga kapatid, murang mga tsokolate. Ewan ko ah, mura daw. Pero kadalasan kasi kung kumpara mo siya dun sa SM tsaka sa Robinsons, medyo mura nga. Ang ginagawa ko nga pala, pinapautang ko yung aking mga tinda. Ang core gift ko kasi, magpautang. So lahat ng racket na pinapasok ko, kaakibat lagi yung salitang pautang. Ang ginagawa ko, kung halimbawa 120 yung presyo ng chicharon, ginagawa nating 150. Dito nga pala guys, sa gantong larangan ng racket, kailangan matibay ang matibay ang loob mo. Kumbaga, yung mga taong nasa paligid mo, mga kakilala, yung mga malalapit, iasahan mo hindi sila bibili. Kaya wag mo nang alokin para hindi ka na umasa. So, ang ginagawa ko dito, mga kapatid, meron akong katrabaho na magaling magbenta. Siya ay si, tago natin sa pangalang Nona Honor. Ayun, dati namin siyang ka-team, nagpalipat ng team na pang-umaga dahil nga sa kanyang kalagayan sa pagbiyahe, medyo hirap siyang sumakay kapag kagabi, konti yung mga rider. So yun, nalipat siya ng team, siya nagbebenta ng mga tinda ko. Inaalok niya sa mga ka-team niya ngayon. So ganun nga, ginagawa ko isang linggo bago isahod, nagbebenta na tayo ng mga chicharon. Para 1 week lang hintayin, kikita na. Sa 120, pinapasa natin niya ng 150. Ayan, may malinaw na tayong 30 pesos na kita bawat chicharon. Ganon din po sa chocolate, 120 nagiging 150. Ayun, masamang balita mga kapatid. Yung isang chocolate na akala ko may kukuha kasi napag-usapan namin na naghahanap siya ng chocolate noong nakaraan. Nagsabi sa akin na bawal na daw siya sa Matamis. So cancel na yung isang tsokolate. Hahanap tayo ng magkakaroon ng interes sa pagbili noon. Ayun, natapos na tayo sa pagbili ng ating mga produkto. Ang ganda nga ng tugtog doon sa SMR. What a journey has it been daw. Ganon din po yung naging kalagayan ko sa aking mga pinasok na racket. Ay napaka masukal at napaka mahirap po ng aking mga pinagdaanan. Pero tuloy-tuloy lang. Ayun nga, kasama po sa pagninegosyo ang lugi. Pero hindi ka malulugi hangkat nandyan yung produkto. Ang gawin mo, humanap ka ng magkaka-interes sa iyong mga tinitinda. So ayun, ito na yung mga nabili natin. Meron tayong 6 na chicharon at meron tayong 2 tsokolate. 8 times 150, parang 1-2 ata ang kumapatak. Ayan, kita-kita tayo sa ating susunod na vlog. Salamat sa mga nanood. Bye-bye!